Okay, so next po natin is mga adverb of degree. So adverb of degree na napag-aralan natin sa vocabulary. Meron tayong taksang. 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 So taksang means many. Or sa Tagalog, ito po ay marami, no? Or madami. Okay? Taksang means many. Or sa Tagalog, marami or madami. Okay, next is sukoshi. 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 So sukoshi means a little or konti lang. Okay, next is yoku. Okay, pag sinabi natin yoku, well. Okay, yoku. Yoku. Yoku means well or sa Tagalog, mabuti. Mabuti or maigi. Okay. So parehas lang po yan, mabuti or maigi. Okay, next is daitai. 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 So daitai means almost. Or sa Tagalog, ito po yung tinatawag natin na halos. So, taksang, ibig sabihin po, is many, marami. Sukoshi means a little or konti. Yoku means well, mabuti or maigi. Daitai means almost or sa Tagalog, yung halos. Okay, so paano natin gagawin yan sa sentence pattern? Okay, so ginagamit po natin yung mga adverb of degree before the verb. Okay, ulitin ko. Ginagamit natin yung mga adverb degree before the verb. So ginagamit natin si taksang after before verb. Okay? So before verb. Okay, sukoshi ganun din po before verb, yoku before verb, daitai before verb. So ganun po natin ginagamit yung ating mga adverb of degree. Okay, so sa paggamit po ng mga adverb degree, nag-iiba po yung meaning or nagiging specific po yung inyong gustong i-express. Okay. So, paano ko nasabi? So, pakinggan nyo to yung first example po natin, no? Ano hito wa okane ga taksan arimas. Ano hito wa okane ga taksan arimas. Ano hito wa okane ga taksan arimas. Okay. So, pag ginawa po natin yan, yung first pattern po natin, so, tanggalin po muna natin yung taksang, no? So, tanggalin po muna natin sa isip po natin. Alisin po muna natin. Okay. Ano hito wa okane ga arimas? Ano hito wa okane ga arimas? So, ang ibig sabihin po nun, yung that person have money. So, merong, okay, yung taong iyon ay merong pera. So, ganun po pag naging translation po natin in Tagalog. Okay, so in Tagalog. So ano hito wa okane ga arimas. No, may pera yung tao. Okay. So pag nilagyan po natin ng taksang na ang ibig sabihin ay many or marami, so nilagyan po natin ng adverb degree before the verb. So ano hito wa okane ga taksang. So nilagay po natin si taksang, ang ibig sabihin ay marami. So taksang arimas. Okay? So ano hito wa okane ga taksang arimas. So, ang taong iyon ay maraming pera. So, nilagyan natin ng adverb of degree. So, ano hito? Means that person. Okane means money. Okay. And then, taksang arimas. Okay, so ganyan po ang translation natin sa Tagalog. Okay, so next, nibang, watashi wa kanji ga sukoshi wakarimasu.
Watashi wa kanji ga sukoshi wakarimasu. Watashi wa kanji ga sukoshi wakarimasu. Okay, so first pattern ulit tayo. Tanggalin po muna natin yung ating adverb time na sukoshi. Okay? So, watashi wa kanji ga wakarimasu. Watashi wa kanji ga wakarimasu. So, ang ibig sabihin po niyan, nakakaintindi daw ako ng kanji. Okay? So, nakakaintindi ako ng kanji. So, watashi wa kanji ga wakarimasu. Ako ay nakakaintindi ng kanji. So, tinanggal po muna natin si Tsukoshi, no? Okay, so yun po ang ibig sabihin niyan. Watashi wa kanji ga wakarimasu. So, nilagyan po natin ng adverb of degree. So, ang ibig sabihin, Tsukoshi. Okay? So, kanina, nung unang pattern natin, sinabi ko, ako ay nakakaintindi ng kanji. So, sinabi mo na nakakaintindi ng kanji, no? So, ibig sabihin, halos, no, or mataas yung pagkakaunawa mo or pagkakaintindi sa kanji. Okay, so paano pag nilagyan po natin ng adverb of degree na Tsukoshi? Okay, so magbabago po yung meaning niya. So, watashi wa kanji ga Tsukoshi wakarimasu. Ako ay nakakaintindi ng kaunting kanji. So, nilagyan natin ng Tsukoshi. Ako ay nakakaintindi ng kaunting kanji. Okay. Sa paggamit natin ng mga adverb of degree, na ipapahayag po natin kung ano lang po yung kaya nating naiintindihan. So, kasulad po dito, no? Watashi wa kanji ga Tsukoshi wakarimasu. So, nasasabi mo na kaunti lang yung alam mong kanji. Eh, paano kung hindi mo alam yung adverb of degree, hindi mo nalagyan? So, watashi wa kanji ga wakarimasu. So, ang alam mo lang pala is kaunti. Okay? So, nasabi mo, nakakaintindi ka ng kanji, no? Okay. So, dapat po, lalagyan po natin ng adverb degree para masabi po natin ng specific sa isang Japanese kung hanggang saan lang po yung kaya nyo or hanggang saan lang po yung pagkakaintindi nyo. Okay. So, katulad po dito, no? Ano hito wa okane ga taksang arimasu. Sinabi mo na may pera. Yung tao, for example, ikaw, pwede mo sabihin nyo, watashi wa okane ga taksang arimasu. Ako ay may maraming pera. So, watashi wa okane ga arimasu. No, ako ay mayroong pera. So, nagbabago po yung meaning ng isang sentence once na nilagyan po ninyo ng adverb of degree. Okay, next is TMP Tech no Kenshusei wa hiragana to katakana ga yoku wakarimasu, no? TMP Tech no Kenshusei wa hiragana to katakana ga yoku wakarimasu. TMP Tech no Kenshusei wa hiragana to katakana ga yoku wakarimasu, no? So, ang ating person is TMP Tech no Kenshusei, no? Particle wa, and then hiragana to, katakana yung ating object. Okay. So, TMP Tech no Kenshusei wa hiragana to, katakana ga yoku wakarimasu. So, nakakaintindi daw po, nakakaintindi ng hiragana at katakana ang trainee ng TMP Tech. So, ganun po yung ating translation. So, pag nilagyan po natin ng yoku, ibig sabihin po ng mabuti or maigi. So, TMP Tech no Kenshusei wa hiragana to katakana ga yoku. TMP Tech no Kenshusei wa hiragana to katakana ga yoku wakarimasu. So, ang trainee daw po, ang trainee ng TMP Tech ay, no, nakakaintindi ng mabuti ng hiragana at katakana. So, yun po yung gamit naman po ni yoku.
Okay. Pag sinabi kong Nihongo ga yoku wakarimasu. Okay, pag sinabi po natin watashi wa Nihongo ga wakarimasu. Ako ay nakakaintindi ng Nihongo. Okay? So nilagyan po natin ng yoku wakarimasu. Watashi wa Nihongo. Watashi wa Nihongo ga yoku wakarimasu. Ako ay nakakaintindi ng Japanese ng mabuti. Or sabi natin sa English, I can understand Japanese well. Okay, so yun po yung gamit ni yoku. Okay, so pag dito naman po, TMP Techno Kenshusei wa hiragana to katakana ga yoku wakarimasu. Ang, okay, ulitin ko po, ang trainee ng TMP Tech ay, no, nakakaintindi ng mabuti ng hiragana at katakana. So, ang ibig sabihin po niyan na perfect niyo na po yung hiragana at katakana. So, nakakaintindi daw po sila ng hiragana at katakana. Okay? So, ganun po ang gamit ng adverb of degree na yoku. Ang trainee ng TMP Tech ay hey. TMP Techno Kenshusei wa hiragana to katakana ga yoku wakarimasu. Ang training ng TMP Tech ay nakakaintindi ng mabuti ng hiragana at katakana. Okay. Next, watashi wa kogi ga daitai wakarimasu. Watashi wa kogi ga daitai wakarimasu. Watashi wa kogi ga daitai wakarimasu. No. Na. Okay. Watashi wa kogi ga daitai wakarimasu. Naiintindihan. Okay. Naiintindihan ko. Okay. Ako ay naiintindihan halos ang lesson. So, halos naiintindihan. No. Daitai wakarimasu. Halos naiintindihan ko ang lecture. Okay, kogi is lecture, di po ba? So, naiintindihan ko halos ang lecture. So, pag sinabi natin halos lahat, no? Halos lahat ng sa lecture ay naiintindihan nyo. Okay. So, ganun po ang gamit naman po ni daitai. Si daitai means almost or halos. So ganyan po kahalaga ng isang adverb of time, adverb of degree. Pasensya na po. Adverb of degree. So ganyan po siya kahalaga. So pag ginagamit po natin 'yung adverb of degree, nagbabago po 'yung sentence po natin at nalalagyan po natin ng degree 'yung gusto nating ipahiwatig. So, next adverb of degree po natin, meron po tayong amari at meron tayong zenzen. Okay. Amari means not so. So napag-aralan na po natin 'yan nung lesson 8 po yata. So, yan po yung sinatawag natin na hindi gaano. Hindi masyado or hindi gaano. Okay. So, not so means not hindi masyado or hindi gaano. Yan po yung si Amari. So, next po natin is meron tayong zenzen. Okay. Zenzen. Zenzen. Okay. Zenzen. May teng-teng po yan. Rest mo. Zenzen means not at all. So, hindi talaga.
Pag sinabi nating senzen means hinding-hindi talaga. Okay? So yan po yung tinatawag natin na 0%. So sinasabi po natin yung amari at yung zizenzen, no, sa negative. Okay? So ginagamit po natin yan in negative. So ibig sabihin, kapag yan po yung gagamitin nyo, ang automatically, yung verb ay magiging masen. Okay? So amari, and then yung verb po natin ay naka-negative form. Laging naka-masen. Okay? So dahil po, nilagyan nyo po ng hindi. No, hindi masyado, hindi talaga. So ibig sabihin, hindi. Ano po ba yung hindi natin sa Japanese? So ni-negative po natin siya. Okay? So pag sinabi po natin na watashi wa kanji ga amari wakarimasen. Watashi wa kanji ga amari wakarimasen. Watashi wa kanji ga amari wakarimasen. So pag tinanggal po muna natin yung amari, watashi wa kanji ga wakarimasen. Ako ay hindi nakakaintindi ng kanji. No. So sinabi niyo po 'yon, no. Watashi wa kanji ga wakarimasen. Ako ay hindi nakakaintindi. So wakarimasen, no, hindi nakakaintindi ng kanji. Okay? So nilagyan natin ng amari. So watashi wa kanji ga amari wakarimasen. So ibig sabihin, hindi masyado. So ako ay hindi masyadong nakakaintindi. Ako ay hindi masyadong nakakaintindi ng Japanese, ng kanji. So ibig sabihin, nakakaintindi ka ng kaunti. No, amari wakarimasen. Kung naalala nyo, ginagamit natin si amari sa negative din, negative form ng adjective. So pag sinabi natin amari at sukunai, hindi masyadong mainit. No. So ganun din po si amari sa verb. So hindi masyadong nakakaintindi ng kanji. So watashi wa kanji ga amari wakarimasen. Okay, pag sinabi natin watashi wa kanji ga yoku wakarimasu. Katulad po kanina, no? Watashi wa kanji ga yoku wakarimasu. So ako ay nakakaintindi ng mabuti ng kanji. No? So nagets niyo yung point? So next natin, watashi wa kanji ga sukoshi wakarimasu. Ako ay nakakaintindi ng kaunting kanji. No, sukoshi naman yung ginamit natin. So ito po yon, sukoshi. So ito naman po amari. So ginagamit natin ulit yung amari sa negative form ng verb. So watashi wa kanji ga amari wakarimasen. Ako ay hindi masyadong nakakaintindi ng kanji. Okay. So hindi masyadong nakakaintindi. So nilagyan mo ng degree. So ibig sabihin nakakaintindi ka lang na kaunti. No, ganun din yun. Katulad ng watashi wa kanji ga sukoshi wakarimasu. Okay, next is watashi wa tabako o zenzen suimasen. Watashi wa tabako o zenzen suimasen. Watashi wa tabako o zenzen suimasen. Pag sinabi po natin zenzen, ito po ay not at all. So hinding-hindi po talaga. So 0% po talaga tayo dyan. So dahil po, yan po ay hindi talaga. So sinabi nyo na po yung hindi, no? So hindi talaga. So ang verb po natin ay laging naka-negative form. Zenzen, suimasen. Ako ay hindi talaga naninigarilyo. So ganun po yung ating translation.
Okay, may zenzen naman po tayo. So pag sinabi natin na watashi wa kanji ga zenzen wakarimasen. So zenzen wakarimasen. Ako ay hindi talaga nakakaintindi ng kanji. Okay, so ganun naman po yung degree ni zenzen. So sinasabi niyo po talaga or ine-express niyo po talaga na wala talaga kayong alam sa kanji. So ganun po yung naging example po natin. So dito naman po, sinasabi niyo po, ine-express niyo po na hindi po talaga kayo naninigarilyo. So pag sinabi mo natin na osake o zenzen nomimasen. No. Osake o zenzen nomimasen. So nomimasen means hindi umiinom ng alak. So hindi talaga umiinom ng alak. So palagi niyo pong dandaan, mahalaga po talaga ang adverb degree kahit po sa Tagalog or sa English para ma-express po natin kung anong degree yung gusto mong sabihin. Okay, so next naman po natin is confirmation. So confirmation po ng ating napag-aralang mga lesson. Okay, ichiban, jishu ga arimasu ka? Jishu ga arimasu ka? Sinasabi po na isa, no? Jishu ga arimasu ka? So ano po ang translation niyan? So arimasu means to have. So nagtatanong po tayo. So meron ka bang jisho? So meron ka bang dictionary? So dahil ito ay confirmation, syempre po meron tayong hi at iye. So, jishu ga arimasu ka? Meron ka bang dictionary? So, sabi po ni B, kung hi po ang isasagot nyo, hi, jishu ga arimasu. Hi, jishu ga arimasu. Hi, jishu ga arimasu. Okay, so, opo, meron po akong dictionary. Okay. Opo, meron pong dictionary. So pag iye naman po ang sagot natin, iye jishu wa arimasen. Iye jishu wa arimasen. Iye jishu wa arimasen. So tandaan nyo, pag iye, nilalagay po natin si wa, hindi po si ga. Okay? So pwede rin naman po si ga. Wala pong problema doon. No, iye jishu ga arimasen. So pwede rin po yun. So pero ito po yung sinasabi ko po sa inyo na mas tama. Iye jishu wa arimasen. So dahil bakit po naging ganon? Okay. So si particle ga, so explain ko po sa inyo. Si particle ga ay tinatawag po natin na subtopic marker. So si particle wa, yung napag-aaralan natin nung lesson 1, ito po ay yung topic marker. So once na ginamit nyo po si particle ga at kayo ay nag-refuse or iye ang sanagot nyo, iyan po ay babalik sa topic marker. Mas tama pong gamitin si particle wa kaysa kay particle ga kung kayo ay magne-negative or kung kayo ay magagamit ng iye and then negative 4. Okay. So tandaan nyo si particle wa, di ba? Nung lesson 1, ito po ay tinatawag natin na topic marker. Kung sino po ang madigitan ni particle wa, yun po yung kanyang topic. So dito naman po, si particle ga, no, halos parehas lang po siya ni particle wa. Ito po ay tinatawag natin na subtopic marker. Okay? So ipinapalit po natin si particle wa kapag babalik natin sa topic marker kung mag-negate kayo ng isang sentence. Okay? So, jishu ga arimasu ka? Hai, jishu ga arimasu. Opo, meron po akong dictionary. Iye, jishu wa arimasen. Wala po akong dictionary. So, ganun po ang gamit ni particle ga at saka ni particle wa.
Okay. Next po tayo. Mikan ga suki desu ka? 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 Okay. So mikan means orange, suki means like, no? So gusto mo ba ng orange or gusto mo ba yung orange or mahilig, no? So sabi-sabihin natin na mahilig ka ba sa orange, no? Mas maganda pakinggan. Mahilig ka ba sa orange? Ba sa orange? Okay. Sagot po ni B, Hai, mikan ga suki desu. Hai, mikan ga suki desu. Hai, mikan ga suki desu. Opo, mahilig ako sa orange. Okay. Pag sinabi po natin iye, no? Iye. Okay? Mikan ga suki desu ka? Magre-refuse kayo or ini-negative nyo. Iye, mikan ga kirai desu. 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 No. So ano ibig sabihin ng suki? So suki is like. Kirai means dislike. So ayaw, hindi. Hindi, hindi. Ayaw ko ng orange. Mikan ga suki desu ka? Hai, mikan ga suki desu. Opo, mahilig ako sa orange. Iye, mikan ga kirai desu. Hindi, ayoko sa orange. Okay, so next confirmation na examples po tayo. So, sangbang A, kanji ga wakarimasu ka? Kanji ga wakarimasu ka? Kanji ga wakarimasu ka? So, kanji ga wakarimasu ka? So, nakakaintindi po ba daw kayo ng kanji? Kanji ga wakarimasu ka? Nakakaintindi po ba ng kanji? Okay, sabi po ni B, Hai, sukoshi wakarimasu. Kung kayo ay nakakaintindi ng kaunti, sabi po ni B, ay hai, sukoshi wakarimasu. Hai, sukoshi wakarimasu. Kung hai po ang sagot nyo, no? Hai, sukoshi wakarimasu. So nilagyan po natin ng adverb of degree na ang ibig sabihin ay kaunti, no? Opo, makakaintindi po ng konti. So pag sinabi natin, pwede rin naman po sabihin natin na Hai, wakarimasu. Hai, wakarimasu. Pag sinabi po natin na Hai, wakarimasu, yan po ay opo, nakakaintindi po. No. Pero meron tayong sukoshi, nilagyan mo ng sukoshi. Kung lang naman. Kung konti lang yung alam nyo. So Hai, sukoshi, wakarimasu. Ang ibig sabihin ay opo, nakakaintindi po ng konti. Okay. So next naman po natin, kung iye naman po ang sagot nyo, pwede nyo sabihin na iye wakarimasen. Pwede naman po yon. Iye
wakarimasen. O kanji ga wakarimasu ka? Iye, wakarimasen. Hindi po ako nakakaintindi. So dito naman, nilagyan po natin ng zen-zen. So example lang po ito. Iye, zen-zen, wakarimasen. Iye, zen-zen, wakarimasen. Iye, zen-zen, wakarimasen. Pag sinabi natin zen-zen, hindi talaga. So not at all. So, hindi po talaga ako nakakaintindi. Kanji ga wakarimasu ka? Nakakaintindi ka ba ng kanji? Hai, sukoshi wakarimasu. Opo, nakakaintindi po ng konti. Iye, zen-zen wakarimasen. Hindi talaga nakakaintindi. So, hindi talaga kayo nakakaintindi. Once na, ito yung ni-reply ninyo. Okay, next is yomba. A. Okane ga taksang arimasu ka? Okane ga taksang arimasu ka? Okane ga taksang arimasu ka? So okane, pera. So taksang arimasu, marami ba? Okay. Meron ka bang maraming pera? Meron ka bang maraming pera? So tinatanong po ni A, no? So next naman po, ang sagot po ni B, kung hi po ang sagot ninyo, hi, okane ga taksang arimasu. Hi, okane ga taksang arimasu. Hi, okane ga taksang arimasu. So agree lang po kayo. So opo, marami po akong, meron po akong maraming pera. So next naman po natin, pag sumagot tayo na iye, example lang po, iye okane ga amari arimasen. So pwede nyo sabihin na iye okane ga arimasen. So wala, no? Wala po akong pera. Pwede nyo rin sabihin na okane ga zen-zen arimasen. So wala po talaga akong pera. So meron pa kayong degree na sinasabi. So pwede rin natin sabihin na iye okane ga amari arimasen. Okay, iye okane ga amari arimasen. So pag sinabi natin amari, hindi masyado or wala masyado. No, so pag sinabi po natin amari arimasen, wala po akong masyadong pera. Okane ga taksan arimasu ka? Hai, okane ga taksan arimasu. Iie, okane ga amari arimasen. So next naman po tayo. So meron po tayo dito na sentence 1 kara sentence 2. So sentence 1 kara sentence 2. So sentence 1 at saka si sentence 2. So dalawang sentence po siya, no? So meron tayong kara. Bago magtapos yung
after matapos nung isang sentence, pasensya na po. After pong matapos nung sentence 1. Okay. So after matapos ng sentence 1, meron tayong sentence 2. So ano po ba ang ibig sabihin ni kara? So kara means because or dahil. Okay. So dahil sa sentence 1, sentence 2. No. Dahil sentence 1 si sentence 2. Okay? Because dahil po, no, kung ano man po yung sentence 1 po natin, dahil po dito nagkaroon ng sentence 2. Okay? So tandaan nyo, because or dahil. So because or dahil, ang ibig sabihin po niyan, reasoning. So nagdadahilan po tayo. Dahilan. No? Kumbaga, dahilan. Reasoning. Nagdadahilan. Okay? So sentence 1, kara. Sentence 2. Okay, so marunong naman tayong bumuo na ng isang sentence. No? And then, lagyan natin si kara. Dahil po dito, kaya po mayroong sentence 2. Okay, so sa example po tayo. So example number 1, ichiban. Netsuga arimas. Okay? Netsuga arimas. Netsuga arimas. So iyan po yung ating sentence 1. So ano po ang ibig sabihin ni netsuga arimas? Netsuga arimas means to have a fever. Merong lagnat. No? Meron pong lagnat. Dahil merong lagnat, so nilagyan po natin ng kara, ang ibig sabihin ay dahil. Okay, so kara, dahil mayroong lagnat, no? Dahil mayroong lagnat, okay, netsuga arimas kara, okay, so mayroong sentence 2, no? Netsuga arimas kara, doko mo ikimasen. Netsuga arimas kara, doko mo ikimasen. Netsuga arimas kara, doko mo ikimasen. So ano yung ibig sabihin ng doko mo arimasen? So doko mo arimasen, lesson 5, pag-aralan po natin yan. Yan po ay walang pupuntahan. No? Netsuga arimas kara, doko mo ikimasen. Dahil meron akong lagnat, wala akong pupuntahan kahit saan. So tandaan nyo, pag tinatranslate po natin in Tagalog, no, or English, nalagay po nasa unahan si dahil or si because. Sa Japanese po, nilalagay po natin yan after ng sentence 1. So mahalaga po na matandaan po natin yung mga sentence patterns po. Okay, so ganun po siya. Dahil. Dahil mayroong lagnat, walang pupuntahan. Okay. Doko mo ikimasen. Netsuga arimasu kara, doko mo ikimasen. No? Okay, so dahil mayroon akong lagnat, wala akong pupuntahan. Okay. So next po tayo. Nibang. Osake ga suki desu. Osake ga suki desu. Osake ga suki desu. So gusto ko ang alak. Okay. Gusto ko ang alak. No. Okay. Osake ga suki desu kara, dahil gusto ko ang alak. No, reason na siya. Okay. So next, maibang nomimasu. Osake ga suki desu kara, maibang nomimasu. Osake ga suki desu kara, maibang nomimasu. So maibang nomimasu, no, gabi-gabi umiinom. Dahil gusto ko ang sake or alak, gabi-gabi akong umiinom. Osake ga suki desu kara, maibang nomimasu. So, dahil gusto ko ang alak, gabi-gabi umiinom. Okay?
So next po tayo. Kodomo wa yasai ga kirai desu. Kodomo wa yasai ga kirai desu. Kodomo wa yasai ga kirai desu. So kodomo means child or bata, no? Okay, kodomo wa yasai. So yasai, yan po ay vegetable. Kirai means hate. Okay, ayaw. Kodomo wa yasai ga kirai desu. No, ayaw ng bata ng vegetable. Okay, meron tayong kara. So ang ibig sabihin po ni kara, yan po ay dahil, because, no? Dahil, okay, dahil ayaw ng bata ang vegetable. No, dahil ayaw ng bata ang gulay. No, ito yung ating first sentence. No, kodomo wa? Kodomo wa yasai ga kirai desu kara. No, dahil ayaw ng bata ng gulay. Dahil ayaw ng bata ng gulay, yasai o tabemasen. No? So, ito po yung ating second sentence. So, ibig sabihin, yasai o tabemasen, hindi kumakain ng vegetable. So, kodomo wa yasai ga kirai desu kara, yasai o tabemasen. So, dahil ayaw ng bata ng gulay, hindi sila kumakain ng gulay. Kodomo wa yasai ga kirai desu kara, yasai o tabemasen. Dahil ayaw ng bata ng gulay, hindi sila kumakain ng gulay. Okay, next is yomba. Jikan ga arimasen. Jikan ga arimasen. Jikan ga arimasen. So ang first sentence natin ay jikan ga arimasen. No? Arimasen, wala. Jikan, oras. So ibig sabihin, dahil wala akong oras. So, nilagyan kasi natin ang kara. Jikan ga arimasen kara. Dahil wala akong oras. No. Dahil wala akong oras. So, ano po yung sentence po ito natin? So, sentence ito po natin is terebi o amari mimasen. No. Terebi o amari mimasen. So, jikan ga arimasen kara. Terebi o amari mimasen. So, dahil wala akong oras, hindi ako masyadong, okay, amari, no? Hindi ako masyadong nakakanood ng TV. Jikan ga arimasen, walang oras, di ba? So walang oras. So jikan ga arimasen kara, dahil wala akong oras, terebi o amari mimasen. So nilagyan po natin ng amari. So hindi masyado. So pwede rin naman sabihin na terebi o mimasen. No, jikan ga arimasen kara. Dahil wala akong oras, hindi ako nanonood ng TV. So nilagyan natin ng amari, hindi masyadong nanonood ng TV. Nilagyan lang po natin ng degree. Okay, jikan ga arimasen kara, terebi o amari mimasen. So, dahil wala akong oras, hindi ako masyado nakakanood na TV. Okay, so next naman po tayo. So, meron po tayong interrogative na doshite. Okay? Doshite. No? Doshite. Doshite. So, doshite means why or bakit. No? Doshite. Bakit. Doshite. Why. So, yan po ang gamit ni doshite. No. So once na tayo ay
tinanong or magtatanong ng doste, ang lagi pong sagot or reply ay dapat naka-reasoning. So napag-aralan na po natin kung paano tayo magre-reasoning. So ginagamit po natin si kara. So sa bawat bakit or bawat doste na itatanong po sa inyo or itatanong nyo, laging merong reply na kara. Yung napag-aralan po natin kanina. So kara, yung because or dahil. So magre-reasoning po tayo. Okay? Ichiban. A. Doshite kaisha o yasumimashita ka? 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 So meron po tayong doshite na ibig sabihin ay bakit. So hinahanapan po ng reason. Okay? Bakit? So kaisha o yasumimashita ka? So kaisha means company. So yasumimashita ka means to absent or to take an absences no sa company. So nasa vocabularies po natin 'yan. So kaisha o yasumimas to take a leave from a company or to take absences. Okay, so kung kayo ay absent, no. Okay, doshite kaisha o yasumimashita ka? Bakit ka absent? So ganun lang po kasi simpleng tanong ngayon. Bakit ka po nag-absent sa kumpanya? Bakit ka umabsent? No. Okay, yasumimashita ka. Bakit ka umabsent? Bakit ka umabsent sa company? Okay. Doshite kaisha o yasumimashita ka? Siyempre po, ang i-reply po natin, laging merong dahil or because. Di po ba? No. So napag-aralan po natin yung paggamit ng reasoning. Reasoning kara. So sentence 1 and then sentence 1 kara sentence 2. So onaka ga itai desu. No. Yan po yung ating first sentence. Nilagyan po natin ng kara. Onaka ga itai desu kara. No. Onaka ga itai desu kara. Onaka ga itai desu kara. So dahil no, dahil masakit daw yung chan. No, onaka chan, stomach ache. So itai. Onaka ga itai desu kara. Kaisha o yasumimash. Dahil dahil masakit ang tiyan ko. So ganun lang po kasimple. Okay, dahil masakit ang tiyan ko, okay, onaka ga itai desu kara kaisha o yasumimashita. Onaka ga itai desu kara kaisha o yasumimashita. So dahil masakit ang tiyan ko, umabsent ako sa company. Dahil masakit ang tiyan ko, umabsent sa company. Okay, so ganun lang po. Dahil onaka ga itai desu kara kaisha o yasumimashita. So next po tayo, nibang A. Doshite sono restoran de tabemasen ka? 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 Okay, so doshite. Doshite means bakit. So no restaurant de tabemasen ka? Bakit? No. Okay, so tabemasen. Tabemasen means hindi kakain. No. Okay. Doshite restaurant de tabemasen ka? Bakit hindi ka kakain sa restaurant na iyon? So iyong restaurant. So no restaurant. No. So particle de dahil ito po ay place of action. No. Tabemasen yung ating verb. So ginagawa po ng tao, place of action, de. Okay.
Okay. Doste sono restaurante. Tabi masen ka. Bakit po hindi ka kakain sa restaurant na iyon? Doste sono restaurante, tabi masen ka, bakit, doste, hindi ka kakain sa restaurant na iyan. So, sono restaurant, restaurant na iyan. No? Okay, ulitin natin. Doste sono restaurante, tabi masen ka, bakit hindi ka kakain sa restaurant na iyan. Okay. So, dahil po ito ay reasoning na naman po, or doste, bakit? No. Sasagot po tayo ng reasoning. Oishi kunai desu kara. Oishi kunai desu kara. Oishi kunai desu kara. So dahil oishi kunai. So oishi masarap, di ba? Oishi. Oishi kunai negative. So hindi masarap. Dahil hindi masarap. Oishi kunai desu kara, sono restaurant de tabemasen. Dahil hindi masarap, hindi ako kakain sa restaurant na iyan. So, ganun po ang paggamit natin ng doste. So, pwede rin po yung naka-shortcut po yung sagot. So, kahit hindi na po natin isama yung huli. No, yung sentence 2. Diyan. No, pag tinatanong po tayo ng doste. Okay? So, doste, why or bakit? Doste, kaisa o yasumimashita ka? Okay. So, una kaga itay desu kara. Pwede mong sabihin lang yun. No? Tapusin mo na sa kara. Walang problema. Una kaga itay desu kara. So, bakit? Umabsent ka kahapon, masakit kasi ang tiyan ko eh. Sabi po noon ni B. O nakaga itay des kara. So dito naman, doste sono restaurante, tabe masen ka, oishi kunai des kara. No? Oishi kunai des kara. So hindi kasi masarap. Or dahil hindi masarap. Okay? So ganun po ang paggamit natin ni doste. So next sample po tayo. Doste byouin e ikimashita ka? Doste byouin e ikimashita ka? Doste byouin e ikimashita ka? Okay, so doste, bakit? No. Byouin e ikimashita ka? So bakit ka po nagpunta ng byouin? So byouin ay hospital. So bakit ka nagpunta ng hospital? So ikimashita. So yan po ay naka-past tense. So particle e, no. So napag-aralan na po natin yan. So doste byouin e ikimashita ka? Okay. Bakit pumunta or bakit nagpunta ka ng hospital? Doste byouin e ikimashita ka? Sagot po ni B, netsu ga arimasu kara. So dahil example lang po ito, netsu ga arimasu kara. Netsu ga arimasu kara. Netsu ga arimasu kara. So dahil meron pong lagnat. Okay. So pwede rin po natin i-shortcut, di ba? So doste byouin e ikimashita ka?
netsuga arimasu kara. So pwede nating tapusin sa kara yung sentence. Okay? Pwede rin naman po nating sabihin na doshite byouin e ikimashita ka? Netsuga arimasu kara byouin e ikimashita. So medyo mahaba, no? So dahil bakit ka pumunta ng ospital? Dahil meron akong lagnat kaya nagpunta ako ng ospital. So ganun po yung kalalabasan ng sentence pattern po natin. So next po natin is a Japanese expression. So pag ito po ay tinanong po sa inyo or tinanong po natin, ang ibig sabihin po nito ay what's the matter with you or ano pong problema. So tinatanong po natin yung isang tao na kung ano yung problema niya. Nakikita mo medyo malungkot siya, medyo kung may anong may problema sa kanya. So napapansin mo may problema sa kanya, tatanungin niyo siya na doushimashita ka? Okay. Doushimashita ka? Doushimashita ka? Doushimashita ka? So doushimashita ka ang ibig sabihin po, what's the matter with you or ano pong problema? No. So pag nakikita mo isang tao, matamlay, parang may sakit or kung ano naman, so tatanungin niyo na doushimashita ka? So ano pong problema niyo? Okay? So dito po sa example number 1, A. Doushimashita ka? Nakikita niyo po yung isang tao, medyo matamlay po siya. Doushimashita ka? Doushimashita ka? So tatanungin niyo po, no? Doushimashita ka? So ano pong problema? Doushimashita ka? Ano pong problema? Sabi po ni B, atama ga itai desu. No. Atama ga itai desu. Atama ga itai desu. Okay. So atama ga itai desu. Sabi po no, isa. So depende po sa magiging reply niyo po. Kung masakit ang ulo, sabihin atama ga itai desu. So doushimashita ka? Ano pong problema? Atama ga itai desu. Masakit ang ulo. Dahil siya nagsasalita, masakit kasi ang ulo ko. So masakit ang ulo ko. Okay? Doushimashita ka? Atama ga itai desu. So pwedeng sabihin niya na onaka ga itai desu. Masakit ang tiyan. So depende 'yun sa magiging reply niya. Okay, next. Doushimashita ka? So ganun po ulit. Doushimashita ka? Ano pong problema? Okay, what's the matter with you? Doushimashita ka? Doushimashita ka? What's the matter with you? Kaze o hikimashita. Kaze o hikimashita. Nakita nyo? Ganun-ganun. Kaze o hikimashita. Yun pala, sinisipon na. Kaze o hikimashita. Sinisipon or sinipon ako. So, ibig po sabihin ng kaze o hikimashita, to catch a cold. So, nasa vocabularies po natin yan. So, doushimashita ka? Yan po ay, what's the matter with you? Okay. So, pag magtatanong kayo ng isang tao na kung ano ang problema niya, gagamitin nyo si doushimashita ka. Okay. So, reviewin po natin or dapat nating sauluhin lahat-lahat po na napag-aralan po natin ngayon ng lesson 9. Okay. So, hanggang dyan lang po muna yung lesson 9 po natin. Minasang, otsukaresama deshita.